Today, magbibigay tayo ng reaction about nga dito sa nakaraang post ni Colonel Bonifacio Busita na ngayon ay congressman na. Congratulations, sir. About nga dito sa MMDA na nahuli niya, sabi niya sa kanyang post, sa kanyang Facebook page, isa sa mga bibigyan natin ng atensyon ang mga enforcers sa nanguhuli ng mga motorista na hindi rin naman marunong sumunod sa batas na kanilang ipinatutupad. So that's quoted. Ngayon eh meron siyang nahuli na no plate and expired registration, at ang sinasabi niya dito ay patunay ng pang-aabuso sa kapangyarihan na hindi natin dapat payagan. Alam niyo kamoto, totoo niyan, malaking bagay ho na ngayon eh pumikilos na ang MMDA mabilisan dahil nga po dito sa nangyaring issue na to. At marami sa ating mga citizen o mga motorista ang naiinis, no? Eh kung sino pa yung tagapagpatupad ng batas, eh sila pa mismo yung mga hindi marunong sumunod sa batas. So sabi nga nila, dapat daw ang justisya daw ay dapat fair. Pero ang nangyayari, ang mga nagpapatupad ng batas, eh sila pa mismo, kamoto, yung umaabuso dun sa posisyon nila. So tama nga, sabi, noon eh marami ng beses po itong ginagawa ni Colonel Bonifacio Busita o Congressman Busita. Ang nakakapagtaka lang dito, noon, kung hindi pa talaga mapapansin, magva-viral, hindi natin alam kung talagang binibigyan ng atensyon ito ng MMDA. Nakakalungkot lang na syempre, kailangan pa bang umabot sa punto na makuha na ka ng litrato o video para lang bigyan ng agaran pansin yung mga ganitong klaseng bagay. Which is, dapat naman talaga nasusupil. Kasi ang nakakalungkot dito, base nga dun sa sinabi ko kanina, yung mga nagpapatupad ng batas, sila pa yung hindi marunong sumunod dun sa batas na ipinapatupad. And of course, syempre, kamoto, congratulations pal doon kay Attorney Romando Artes, dahil nag-issue po siya o nagbigay po siya ng ultimatum doon sa mga MMDA na hindi rehistrado ang motorsiklo at saka walang lisensya. Ayan. Eh, nagbigay na po ng ultimatum. Ang kakaharapin nyo pong kaso ay pwede kayong ma-penalize at humarap sa kasong administratibo. At good thing, no, na ngayon po ay may nangyayari na. So, hindi ko rin naman gamoto maalis sa iba na siguro ang iniisip ng iba kung hindi naging kongresista o congressman si Colonel Bonifacio Busita, hindi pa bibigyan ng agarang pansin ito. Marahil kamoto tama yung iniisip nyo, marahil din hindi. Pero yan po ay matagal na hong pinupuna ni Congressman Busita. And ngayon, syempre naluklok siya sa posisyon, mas madali ho. Mas madali na ho na ano, na masusupil yung mga ganitong klaseng katawalian. Yung sa iniisip ko, kasi paano na lang kung hindi pa pala kongresista at kasalukuyang retired pa rin si Colonel Bonifacio Busita? What if lang naman? So, possible na yung ginawa niyang pagsita dun sa MMDA enforcer. Paano ko kaya yun? Baka posible rin na makasuhan si si Congressman Bonifacio Busita. Kung sakaling hindi po siya naluklok sa posisyon. O, yan ho ang posible. Baka dyan magkaroon talaga siya ng usurpation of authority. Pero good thing kasi nga, nagbalik na po sa public service at hindi naman ho nawala si Congressman Bonifacio Busita kahit na siya po ay retired colonel noon. Tuloy-tuloy pa din. At isa po ako sa mga naging saksi dun sa public service na ginagawa po niya. Actually, meron po silang hotline na 24/7 yung kanyang mga staff doon at patuloy pa rin na sumasagot doon sa tawag. Isa pa kamoto sa napansin ko, hindi sana kaawa-awa itong MMDA constable na to kung marunong lang sana siyang sumunod sa batas na ipinatutupad niya. Kasi nga, kung binigyan lang talaga kamoto ng action agad ng MMDA, itong mga naon na pang pinupunan niya, Congressman Bonifacio Busita, hindi na talaga dapat aabot sa punto na meron pang may masisita at meron pang magva-viral. Kasi doon pa lang, napipigilan na yung mga sumusuway sa batas. At dapat lang, no, siyempre bilang law enforcer, dapat marunong tayo. Hindi lang tayo yung puro huli. Kung papanagutin yung enforcer na nahuli, dapat managot din yung mga immediate supervisor nitong mga ito. Dahil kamoto, kung tutuusin lang, naging pabayaho sila sa kanilang naging responsibilidad. Hindi lang yung enforcer, pero syempre bilang isang immediate supervisor. Kung ito yung napigilan nila, sana hindi na po dadating sa punto na ganyan na magkakaproblema.
kailangan pa talaga mag-viral yung isang issue na yun para mabigyan naman ng atensyon yung iba pang mga susuway at magsilbi itong babala. Hindi lang po sa mga enforcers ng MMDA, kung hindi na rin ho sa iba't iba pang departamento ng pamahalaan natin na inaabuso yung mga motorista. Pero hindi naman ibig sabihin nito na nangangahulugan na kapag kaganon, kakampihan ho natin yung mga motorista. Siyempre hindi ho. Sabi nga ho ni Congressman Bonifacio Bosita na basta tama, kampi-kampi ho tayo. Congratulations po kay MMDA Chairman Romando Artes. Yan, matapos siya mag-issue ng memorandum laban nga dito sa mga iwali na enforcer na to o hindi mga marurunong sumunod sa batas pero nagpapatupad ng batas. Noon, kung tayo ang binabantayan ng MMDA at ng iba pang ahensya ng gobyerno nagpapatupad ng batas, ngayon tayo naman ang magbabantay sa kanila. Dahil isa lang masasabi ko, meron na tayong boses sa Kongreso. Again, this is Jell Offer to GoPH at maraming salamat sa inyo mga kamoto and have a nice day.